So mga tol, ayon nga po dito kay Anthony Joshua, ang dating heavyweight champion, kung matatalo daw niya si Oleksandr Usyk sa August 20, magbibigay daw sa kanya ito ng karangalan bilang true legend ng boxing sapagkat lumaban na daw siya ng 16 fights sa heavyweight championship. Ibinahagi nga din ito ang pagkatalo niya noong kay Andy Ruiz at naagaw ang kanyang mga titulo. Ngunit muli niyang nabawi ito nang mag-rematch sila. Ganito din daw ang mangyayari sa laban nila ni Usyk. Natalo daw siya at naagaw ang kanyang titulo. Pero muli daw niya itong babawiin. Sa kabilang banda naman mga tol, Gennady Golovkin, hindi na daw lalaban kay Canelo Alvarez sa pang-apat nilang paghaharap. Kung matatalo daw niya ito ngayong September 17 sa kanilang trilogy bout, paliwanag ni Gennady Golovkin, sobrang hirap nga daw maikasa ang pangatlong laban nila dahil may mga naging problema noong nakaraan bago maikasa ang laban nila. Kaya hindi daw siya naniniwala na may pang-apat pang laban sila ni Canelo. Masyadong expensive na daw ito. Ayon kasi sa mga boxing expert mga tol, na magkakaroon pa daw sila ng pang-apat na laban ni Canelo Alvarez. Gayong si Gennady Golovkin, nag-sign ng 6-fight contract sa Dazon taong 2019. Nakakaapat na nga na laban si Gennady Golovkin sa loob ng 2019. At panglima na ang laban niya dito kay Canelo Alvarez. Kaya ibig sabihin, may isa pang fight na natitira sa kontrata ni Gennady Golovkin. Ngunit mariin na sinabi na ito mga tol, na hindi na daw mangyayari ang pang-apat na laban kung matalo niya si Canelo. Bukod dyan, ang isa din sa naging problema dito, ang dating pagsampa ni Canelo Alvarez ng lawsuit dito sa Golden Boy Promotion at The Zone noong mag-sign ito ng 10 fights noong 2018 at may premyo na nagkakahalaga ng $365 million. Sa kabilang dako naman mga tol, pinag-iingat nga po ni Casimero ang mga boxing fans sapagkat may gumagamit daw ng kanyang pangalan sa FB page nito. Gayang-gaya nga po kasi ang pangalan ng FB page niya, ang Quadro Alas It's My Boy. Humihingi daw ito ng tulong na magpadala ng GCash. Nakita na nga din natin itong post na ito na humihingi ng tulong na may sakit. Ngunit noong balikan ko ang page na Quadro Alas It's My Boy, wala na ang naturang post. Mukhang dinilit na agad ito matapos mag-announce ni Casimero. Buong akala din kasi ng mga boxing fans na si Casimero ang nagpo-post sa page na yon, sapagkat ang page nga po na fake account ay may 31,000 mahigit na followers, samantala ang tunay na account ni Quadro Alas It's My Boy ay may 2,700 mahigit na followers pa lang. Inuulit ko mga tol, ang faking account na gumagamit ng Quadro Alas It's My Boy ay may 31,000 mahigit na followers at 12,000 likes mahigit. At ang tunay na Quadro Alas It's My Boy naman mga tol ay may 2,700 followers at 2,100 likes. Ito nga po ang pahayag ni Casimero mga tol sa page na Quadro Alas It's My Boy na may 2,700 followers at 2,100 likes. Yo, Quadro Alas It's My Boy champion. So guys, sabi may nagme-message sa akin na may gumagamit daw sa Facebook page ko or Quadro Alas It's My Boy, Quadro Alas TV Vlog or Quadro Alas Lang Malakas, Quadro Alas Lang sa Kalam. So guys, marami pong gumagamit sa Facebook page ko or mga pangalan ko na humingi sila ng tulong at ipapadala daw sa GCash. So guys, huwag kayong maniwala dyan. So bago kayo maniwala, tawagan nyo muna bago kayo magbigay kasi maraming naninira, maraming gumagamit sa pangalan ko. So para ingat lang lahat, para hindi kayo ma-scam. So guys, pakireport din yung mga tao na yan, Quadro Alas na ginagamit nila or General Casimero. So guys, tawagan nyo muna bago kayo mag para hindi kayo maloko guys. So palala lang, so ingat ang lahat. God bless.